Okay, what do you think is your edge? Bakit ikaw ang kukunin kong secretary ng anak ko? Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Sa nakaraang kabanata, nakilala na natin ang ating mga bidang sina Alessandro at Leia. Nakita ang dalawa sa eroplano at sa hindi inaasahang pangyayari ay may naganap sa pagitan ng dalawa. Masasabi kaya ni Leia ang kanyang kalagayan kay Alessandro? Muli kayang mag-cross ang landas nina Alessandro at Leia? Tunghayan ang ikalawang kabanata. Nasaan na yun? Nangingiyak na sabi ni Leia. Tinaktak nito ang kanyang pitaka. Inalis lahat ng laman at sinambulat sa kanyang kama. Ngunit tanging barya, papel na pera at isang damukal na resibo ang nakita niya. Relax, Leia. Relax. Huminga ng marahan si Leia upang kumalma. Niliwat nito ang kanyang mga mata. Tila may hinahanap na kung ano. Leia, isip. Saan mo posibleng nilagay ang importanteng bagay na yun? Napatakip pa ito ng kanyang muka at malalim na nag-isip. Tama, baka nashoot sa bag ko. Hinalungkat ni Leia ang kanyang mga bag at inisa-isang tingnan. Magulong-magulong ang kwarto ni Leia tulad ng kanyang utak. Bukod sa hinahanap niya ang calling card ng lalaking nakasiping niya sa eroplano, ay sumargiin sa kanyang isipan ang maaaring sabihin ng lahat sa kanya, lalo na ng kanyang mga magulang. Nasaan ba kasi yun? Inisasabi ni Leia habang pinapahid ang kanyang mga luha at patuloy na binubulat-lat ang bawat bulsa ng kanyang mga bag. Huling bag niya na ang kanyang hawak, ngunit ni hibla ng calling card ay wala siyang makita. Lumupas ay ito na parang bata at sumandal sa gilid ng kanyang kama. Nakipagtitigan ito sa whole body mirror na kanyang kaharap. Doon lang napagtanto ni Leia na bumilog na ang kanyang muka at naalalang mas lumakas siyang kumain. Akala nito'y dahil lang sa stress kaya palagi siyang gutom. Yun pala'y may bata na sa kanyang sinapupunan. Ilang sandali pa ay tumunog ang kanyang cellphone. Isang chat galing kay Bruno ang kanyang natanggap. Hi Sissy! Congrats! Next naman, graduate na siya. I'm very happy for you. Ipapadala ko na lang yung gift ko sa'yo ha. Magugulat ka na lang nasa labas na ng bahay niyo. Congrats ulit! Enjoy your day! Pagbati ni Bruno. Si Bruno ang naging tour guide ni Leia sa Monte Carlo. Isa siyang newscaster na nakabase sa Monte Carlo. Naatasan itong itour si Leia sa lugar at mula noon ay naging malapit na ang dalawa sa isa't isa. Umuwi man si Leia ng bansa dahil tapos na ang kanyang tour ay madalas pa rin nag-uusap ang dalawa. Biglang naisip ni Leia na baka napansin ni Bruno ang calling card o hindi kaya ay nabanggit niya kung saan niya ito nalagay. Thank you, Sissy. Alam kong out of topic pero naaalala mo ba yung kinuwento ko sa'yo na guy na katabi ko sa eroplano? Tanong ni Leia. Ilang sandali pa at tumawag si Bruno sa pamamagitan ng video call. Oh, Sissy, bakit mo natanong? Basta, sagutin mo na lang. May nabanggit ba ako sa iyong calling card? Dagdag na tanong ni Leia. Nag-isip ng malalim si Bruno. Tila inaalala kung may nabanggit nga ba si Leia tungkol sa sinasabi nitong lalaki. Parang? I'm not sure eh. Pero sige, bigyan mo pa ako ng iba pang details about that guy. Yung mahilab-hilab, please. Hi, Sissy. Lumingalinga muna si Leia at nakiramdam sa kanyang paligid. Pakiramdam kasi nito ay narinig sa labas ang kanyang boses. Sissy, okay ka lang? Pag-aalala ni Bruno. Bigla kasing tumakbo si Leia papuntang CR at nag-lock. Tinakpan ang bowl, saka naupo rito. Sissy, yung nakaano ko sa plane? Nahihiyang sabi ni Leia. Ano-ano? Puro ano ka naman eh. Napahawak si Leia sa kanyang noo. Nilapit pa nito ang speaker ng cellphone at tinapat ko sa kanyang bibig. Okay, yung nakasex ko sa plane,
Pabulong na sabi ni Leia. Isang malakas na kalabog ang narinig ni Leia. Nakaharap kasi ang kamera sa kisame, kaya hindi nakita ni Leia ang nahulog sa upuan si Bruno nang marinig ang kanyang sinabi. Ayos ka lang, Sisi! Sambit ni Leia at tinapat na ang kamera sa kanyang mukha. Oo, nashock lang ako. Pero nang dahil sa sinabi mo, I can't remember that guy. Yung sabi mong hot, yummy at sobrang galing? Kinilig na sabi ni Bruno. So what about him? Ano, hinahanap ka ba niya? Magkikita ba kayo ulit? Ang buong akala ni Bruno ay magandang balita ang kanyang maririnig galing kay Leia. Sisi, naluluha si Leia at tinapat ang pregnancy kit sa kanyang ginamit. OMG! 2 lines? Nanay ka na! Sigaw ni Bruno. Makalipas ang 4 na taon. Trina, bumaba ka nga at kumuha ka ng spare key ng kondo ni Alessandro. Halos masira na tong doorbell pero hindi pa rin lumalabas ang apo ko. Utos ni Doña Alessandra, ang lola ni Alessandro. Eh, baka wala naman dyan si sir. Kaya walang lumalabas. Katwira ni Trina, ang personal assistant ni Doña Alessandra. Tumaas bahagya ang kilay ng matanda. Hindi ba tinanong na natin ng receptionist sa baba kung lumabas ba ang apo ko? Anong sagot niya? Mataray nitong sabi. Sabi ko nga po, bababa na po ako para kumuha ng susi. Heto na po o, nanginginig pa. Pabirong sabi ni Trina. Ilang sandali pa at dumating na si Trina at dala na nito ang spare key. Binuksan nito ni Trina at pumasok na ang dalawa. What the hell is this? Sigaw ng matanda nang tumambal ang isang itim na bra na nakakalat sa sahig. Ito ang bumungad sa dalawa pagbukas nila ng pinto. Nilibot ng matanda ang kanyang mata. Sunod itong nakita ang pares ng heels, blazer, blouse at palda. Alessandro! Gigil na sabi ng Donya. Umalingaw-ngaw din sa buong lugar ang boses na to. Donya Alessandra, may mas malala pa oh! Sambit ni Trina sabay nguso. Sinunda naman ang tingin ng matanda ang tinuro ni Trina. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang pulang panty na nakasabit sa hawakan ng pinto ng kwarto ng kanyang pinakamamahal na apo. Parang bulkang sasabog ang itsura ng matanda. Namumula na ito sa galit at sa lubong ng kilay. Walang sabi-sabi at binuksan nito ang pinto ng kwarto. Tumambad sa kanyang harapan ang isang hubad na babae. Nakabaluktot ito at tanging ibabang parte lang ang nakatakip ng kumot. Umuungol pa ito ng bahagya na tila na alimpungatan sa ingay ng pagpasok ni Doña Alessandra. Sir, pagod pa po ako, mamaya naman po ulit. Mahina nitong usal. Akala nito ay si Alessandra ang pumasok. Anong mamaya na lang ulit? Sigaw ng matanda. Tila binuhusan ng malamig na tubig ang babae sa kama at napamulat bigla. Napagtanto nitong hindi si Alessandra ang pumasok. Bumalikwas ito at hindi na natakpan ang kanyang hubad na katawan. Doña Alessandra? Namutla ito at bigla halos mawala ng kulay sa takot. Lubos na nadismay ang matanda. Tumalikod ito dahil hindi na nagawang takpan ng babae ang kanyang katawan at binalandra na lang ito sa harapan ng matanda. You miss... Doña Alessandra, Jess po ang pangalan niya. Ito po ang nameplate niya, nakita ko po sa sahig. Wika ni Trina at inaabot ang nameplate sa matanda. Miss Jess, cover yourself. Hindi ka na nahiya, talagang binalandra mo pa yung katawan mo sa harapan ko. Gigil na sabi ng matanda. Trina, pagbihisan mo nga yung babaeng yan. Mag-uusap kami sa sala, ngayon na. Utos nito sa kanyang kasama. Tila napipi si Jess at umatras na lang tuluyan ang kanyang dila. Ilang buwan ka ng sekretary ni Alessandro? Mahinahon, ngunit kita mo sa mga mata ng matanda ang matinding inis kay Jess. 2 buwan po, nakayupong sabi ni Jess. Nasa sala na sila. Walang maharap na mukha si Jess sa matanda. Napahawak na lang sa noo ang donya sa kanyang narinig. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kabataan ngayon. At ganyan yun na lang kadaling ibigay ang puri ninyo.
Donya Alessandra, sisisantihin niyo po ba ako? Nanginginig na tanong ni Jess. Ay, malamang. Sino ba namang matutuwa sa ginawa niyo ni Sir Alessandro? Hindi mo ba naisip, Jess, na bawal yung ginawa niyo? Ay, nako. Sabat ni Trina. Binigyan na ng hatol ng matanda si Jess. Binigyan na ito ng compensation payment o ramismo at otomatiko na tinanggal sa trabaho. Umiyak at nagmamakaawa si Jess. Pero huli na ang lahat. Mas matigas pa sa bato ang puso ng matanda dahil sa ginawa nilang dalawa. Umiiyak na umalis si Jess. Sakto sa kanyang paglabas ay siya namang pagdating ni Alessandro. Nagtungo ito sa lobby upang hintayin ang in-order nitong pagkain. What happened? Gulat na tanong ng binata. Hindi na nakapagsalita si Jess at nilagpasan na lang si Alessandro. Sa tingin mo, apo, anong nangyari? Sambit ng matanda mula sa sala. Isang matamis na ngiti lang ang sinagot ni Alessandro at napakamot sa kanyang batok. Uy, Leia, may bagong opening na position dito sa office. Mag-apply ka dun, ha? Sabay tayo. Balita ni Hannah, isa sa mga clerk sa opisina. Kumakain noon ng tanghalian si Leia nang bigla siyang lapitan ni Hannah. Humahangos pa ito at nagmamadaling sabihin ng balita kay Leia. Oh, talaga? Ano namang work description? Tsaka magkano? Sunod-sunod na tanong ni Leia. Huminto pa ito sa kanyang pagkain upang mas mapakinggan ang sinasabi ni Hannah. Kaka-announce pa lang ngayon. As in ngayon pa lang, mainit-init pa. Ganito, hindi siya totally open for all. May list na inilabas kanina ng mga pupwedeng mag-apply for the position bilang secretary ng anak ni Ma'am Sandra. At nakita kong name nating dalawa. Tuwang-tuwang sabi ni Hannah. Yun pala nababalita sa akin. Wala nang inilabas na iba pang info. Siguro sa interview na natin malalaman yung rate. Leia, nakita mo na ba yung anak ni Ma'am? Oh, talaga? Sige. Makimarites ka para makakuha tayo ng info. Nangangailangan kasi talaga si Leia ng extra pang sahod. Sa hirap ng buhay ay hindi sumasapat ang kanyang kita sa mga gastusin niya sa bahay. Hannah, alam mo namang wala pa akong isang taon dito sa main office, hindi ba? Galing akong marketing. At si Doña Alessandra at Ma'am Sandra lang madalas kong makita. Ah, ako rin. Hindi ko pa nakikita si Sir. Ano kayang itsura ni Sir? Bakit pa kasi masyadong private ang pamilya ni na Ma'am? Ni pictures nila, wala man lang nakadisplay. Malay natin, kasama na pala natin si Sir, hindi pa natin alam. Hindi lang pinansin ni Leia ang himutok ni Hannah, bagkos ay tinuunan nito muli ang kanyang pansin sa kanyang kinakain. Kinabukasan ay pinagpasa na nga si Leia ng resume sa nasabing posisyon ni Hannah at ilang araw lang ay in-evaluate na sila at binaba ang listahan ng mga nakapasa. Leia, ikaw na. Good luck. Sambit ang assistant na tumawag kay Leia. Ito na ang final interview. Hindi pinalad si Hannah na makapasa. Ngunit ang swerte ay dumadapo muli kay Leia. Good morning po, Ma'am Sandra. Nakangiti ang bati ni Leia. Mataray ang dating ni Sandra. Ngunit hindi nagpasindak ang dalaga sa kanyang nakita. Matalino si Leia at hanggang ngayon ay ginagamit niya ang kanyang mga pinag-aralan bilang isang psychology graduate upang obserbahan at paano pakitunguhan ng mga tao sa kanyang paligid. Pinaupo na nito si Leia at sinimulang interviewin. Na-impress si Sandra dahil malakas ang personalidad ni Leia. Balita rin ni Sandra ay mahilig makipagtalo si Leia kahit sa kanyang boss kapag alam nitong siya ay nasa tama. Ngunit marunong mapagkumbaba kung siya ay nagkakamali. Masipag na empleyado at madaling matuto. Sa katunayan ay highly recommended siya ng kanyang boss at ipinagmamalaki ng kanilang departamento dahil sa husay at galing nito. Okay, what do you think is your edge? Bakit ikaw ang kukunin kong secretary ng anak ko? Mataray na tanong ni Sandra. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sarili kong bangko, pero I can handle my work and personal life equally. Para sa akin po kasi kapag trabaho, trabaho lang.
no feelings will be involved. I joined this company to do my job. Not like other applicants na didistract na environment nala. I can focus only on my work and do my job at 100% performance. Napatunayan ko na po ito sa past work ko. At noong clerk pa lang po ako sa marketing department, ito po ang edge ko sa iba. Taas na ang sabi ni Leia. Walang emosyong pinakita si Sandra, kaya naman mas kinabahan si Leia. Ngunit alam nito sa kanyang sarili na ginawa naman niya ang lahat para makapasa sa interview. Matapos ng interview ay tila ba sumabak sa maghapong pagsusulit si Leia. Nasa rooftop ito upang magpahangin. Break time naman noon at kasama nito si Hannah. Okay lang yan, Leia. Sabi naman nila kahit hindi ka matanggap sa interview, may trabaho ka pa rin. At least nag-try ka, hindi ba? Pagpapalakas ng loob ni Hannah sa kaibigan. Ay, ganun na nga lang. Alam mo naman kung bakit todo racket at overtime ako, di ba? Lumalaki ang gastos ko eh. Hindi na sumasapat ang sahod ko sa mga susunod na taon. Malungkot na wika ni Leia. Kinabukasan ay lumabas na ang resulta ng final interview. Ayaw na sana makibalita ni Leia dahil ramdam nitong nauubos na ang kanyang swerte. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Siya ang napili bilang bagong sekretarya ng anak ni Sandra at magsisimula na siya, ora mismo. Parating na kasi galing bakasyon ang kanyang bagong amo, kaya naman kailangan niya ng maglipat ng gamit bago pa ito dumating. Tinulungan ni Hannah si Leia sa paghahakot nito ng gamit. Nasa pasilyo ang dalawa at naghihintay sa pagbubukas ng elevator. Congrats! Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kaya mo yan! Masayang ani ni Hannah. Kaya nga eh, salamat sa support ah. Nararamdaman ni Leia nag-vibrate ang kanyang cellphone. Pagkakuha nito eh, may mensahe ito mula kay Alex. Si Alex ay isa sa kachat niya mula sa isang dating app. Suki kasi ng dating app. Si Bruno dahil pangarap kasi nito makapangasawa ng AFAM. At dahil dito ay inudyokan din ito si Leia ang subukan na gumamit ng dating app. Noong una ay hindi gusto ni Leia ang ideyang to. Ngunit nang nakikita niya na palaging kinikilig at nalilibang si Bruno tuwing nakikipag-usap sa mga ito, ay nainganyo na rin siya na sumubok. Pero binigyan ni Leia ng limitasyon ang kanyang pakikipag-chat dahil may mas mahalaga siyang prioridad sa buhay. Good luck sa new job mo. Kaya mo yan? Pagbati ni Alex. Gumuhit ang maliit na ngiti sa mukha ni Leia. Uy, si Alex ba yan? O si James? O si Gerald? Sunod-sunod na tanong ni Hannah. Ay, grabe naman. Name drop talaga? Wala na yung mga yun. Si Alex na lang natira. Ay, wow, may nagwagi na pala. Nak, sana all. Kilig na sabi ni Hannah. Sira. Bumukas ng elevator. Pumasok ng dalawa bit-bit ang gamit ni Leia. Pasara na dapat ang pinto ng elevator nang biglang may humahangos na lalaki ang papalapit. Hinarang nito ang kanyang kamay sa pasarang pinto. Wait! Sambit nito. Naipit man ang kanyang kamay ay matagumpay naman itong nakapasok. Sumiksik ito sa dulo at makaraan ay muli nang nagsarang pinto. Uy, alam mo, may chika pala ako sa'yo. Yung bago mo palang boss ay palaging nahuhuli ni Donya at ni Madam na katsuktsaka ng mga nagiging sekretarya niya. Naku, na-afraid na ako para sa'yo, Leia. Bulong ni Hannah. Oo, binalita nga rin yan sa'kin ni boss nung nakaraan. Eh sa tingin mo, bakit kaya pinapatulan niya ng mga sekretary niya? Usisa ni Leia. Dahil mayaman siya? Pwede. Pero isipin mo, Leia, bakit papatol si sir sa sekretary? Ay, baka tsaka siya. Kasi to think na ang dami niyang pera, papatol siya sa sekretary lang? Hindi ko naman minamaliit ang work natin, pero hello? Pwedeng-pwede naman siyang mamili ng kasing yaman niya na babae, hindi ba? Kaya ang conclusion ko ay pangit siya. Kaya yung mga tulad lang natin ang pinapatulan niya. Balita pa nga, pera-pera ang katapat. Chismis ni Hannah. Uy, Leia, ikaw ah, umayos ka lang. Baka mamaya, mabalitaan ko na biktima ka na rin ni sir. Ay, hindi. Kilala mo ko. At hindi kailanman pwedeng mangyari yun.
work is work. Lumabas na ang dalawa sa elevator. Naiwan pang lalaki sa loob. So, siya pala. Tignan natin. Tsaka pala ha. Mukhang masusubukan ang bertod ko sa bago kong magiging sekretarya. Ani ng lalaki. Pagkarating ni Leia sa bago niyang opisina, ay agad niyang inayos ang kanyang mesa. Binasa ang mga endorsements ng dating secretary ng bago niyang amo at inalam ang mga bagay-bagay sa opisina. Ultimo lalagyan ng tasa at itsura ng CR ay kanyang inalam para maging handa kung sakaling maipakuha ang kanyang bagong amo. Nasa loob ng CR si Leia nang narinig nito ang pinto na bumukas. Ay, ayan na siguro si Sir. Ani nito at nagmamadaling lumabas upang salubungin ang kanyang amo. Good! Natigilan si Leia sa kanyang nakita. Napakagat ito ng kanyang labi at umatras ang kanyang dila. Good morning! Are you my new secretary? Sambit ng lalaki, nakapapasok lang sa loob. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below. Bakit kaya ganun na lang ang naging reaksyon ni Leia nang makita ang kanyang bagong amo? Magiging biktima rin kaya si Leia ng kamandag ng anak ni Sanja? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!